guys, welcome back to my channel. This is Jessica Chavez at ang topic natin ngayon ay bakit napakahalaga ng other source of income habang nagtatrabaho ka. Kasi yung panahon natin ngayon, napakalaki na ng bilihin, napakamahal ng mga bilihin. Tama po ba? At dahil nga napakamahal ng mga bilihin, yung sinasahod natin is umiikot lang. Bayad utang. Diba? Bayad utang, bills, kuryente, tubig, dyan lang umiikot yung sahod natin. At dun ako talaga nakaka-relate kasi as of now nagtatrabaho ako. And yung sahod nga hindi sapat. May gusto kang bilhin na para sa sarili mo pero hindi mo ma-fulfilled yung sarili mo. Siyempre, habang nagtatrabaho ka, napapagod ka, diba? Gusto mo rin naman maging masaya kahit paano, kahit mabilhan mo lang yung sarili mo ng mga bagay na ma-fulfilled ka. O, ilibre mo yung sarili mo ng mga bagay na gusto mo, diba? Pero nga, sa panahon ngayon, dahil nga sa mahal ng bilihin, yung sahod natin, napupunta lang talaga doon sa bayad utang. And mostly, most of the time, kapos pa. Kapos pa pang bayad ng utang, diba? Kaya mangungutang ka ulit. So, nagiging cycle lang siya. Sasahod ka, babayad utang. Mangungutang ulit. Sasahod, bayad utang. Diba? Nakaka-relate po ba? So, I know, nakaka-relate lahat ng mga employees dyan. Kaya napaka-importante ng other source of income kapag habang nagtatrabaho ka. It's either traditional o networking. Yan lang naman pagpipilian mo eh. Pero sa ngayon, ako kasi ang nagustuhan ko is networking. Kasi kung hindi mo siya linya, pwede kang gumilid, gawin mo sideline. Kasi itong networking, ito hindi tawag nilang mahirap na madali. Siyempre, aaralin mo siya. Then, aalamin mo yung products ng company, yung company background, lahat-lahat, aaralin mo siya. Pero along the way na inaaral mo siya, natututo ka. Tapos pag natututo ka, makakapag-build ka rin ng mga tao sa ilalim mo. Ito yung tinatawag na law of leverage. Yun yung tinatawag na law of leverage na nakakatulong siya na kahit busy ka sa trabaho, pero pag na-build mo yung tao sa ilalim mo, magkakaroon ka na ng financial freedom. Nakakatawa, di ba? Mahirap sa umpisa, pero along the way, pag natutunan mo, madali siya. Mahirap na madali. Kasi nandun yung financial freedom. Pero kaysa naman sa pagtatrabaho, hindi ako against sa mga nagtatrabaho kasi importante rin naman pagtatrabaho. Pero, kung nagtatrabaho ka, fix lang yung income mo. Diba? Kahit gawin mo pa yung trabaho ng 5 katao, fix lang talaga yung income mo. Pero dito sa networking industry, kapag sinipagan mo, ginawa mo yung part mo, sinipagan mo, inaral mo yung negosyo mo to, yung hirap at pagod mo, mapapalitan ng fulfillment. Dahil nga doon sa tinatawag nilang financial freedom. I know marami sa atin, marami akong na-encounter ng mga networker na ngayon, kumikita na ng malaki at namamasyal na lang sila kahit wala silang ginagawa. Kasi na-hit na nila yung financial freedom. So yun nga, gaya nga nang sabi ko, kung hindi mo siya linya, gumilig ka, gawin mong sideline. Katulad ng ginagawa ko ngayon, kahit may trabaho ako, ginagawa ko siyang sideline. Kasi alam ko, dito, sa industry ng networking, alam ko, nagawa ko na siya kasi noong una eh. Alam ko, magagawa ko ulit siya ngayon. Kaya, napakalaking tulong din ito sa akin dahil kung nagawa ko siya nung una, alam ko magagawa ko rin siya ngayon, makakatulong din ako sa family ko. Katulad lang yan ng pagluluto. Yung umpisa, hindi mo alam lutuin yung adobo. Hindi mo alam kung anong sangkap nun. Pero pag pinag-aralan mo siya, along the way, matututo ka. Minsan, magiging specialty mo pa siya. Ganun din sa business. Aaralin mo lang siya. Kapag natutunan mo lahat, mas mabilis yung process. Mas mabilis kang mag-grow. Dito kasi sa networking, habang natututo ka, nag-grow ka as a person. Natututo kang pagsalamuha sa mga tao. Natututo ka na maging mabuting tao. Kaya kung meron man kayong katanungan, sa topic natin nito, kung gusto niyo pa ng ibang topic,
pwede nyo akong i-PM para sa next video natin. This is Jessica Chavez. At huwag nyo kalimutang i-like, subscribe, mag-comment yan kung ano yung gusto nyo maging topic sa susunod na video natin. Don't forget to subscribe on my YouTube channel, Jessica Chavez. See you next time!